So, what's up guys? So today, meron na naman tayong bagong extreme smile rehabs, mga kaibigan. So from this to this. So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, ito nga pala ang case ni Sir. So kung titignan nyo, talagang sabog na talaga lahat. Ang dumi, sungki. Yung mga jacket niya na to, gumagalaw na. May leak na yung jacket, matagal na kasi. So normally po talaga ang pagpalit ng jacket ay nasa 10 to 20 years. So kota na si Sir. So kaya ang gagawin natin mga kaibigan para ito ay mapaganda ko ay i-jacket natin sila lahat. Ngayon, yung sungking ipin, binigyan ko si Sir ng choice. Sir, itong sungke, normally talaga para ito ay dumiretso ay magbe-braces tayo or aligners para ito ay maidiretso ko. Kaso, kung wala kang time, pwede natin siyang i-jacket. Kaso, ang risk is maru-root canal yung sungke na isa. So, kasi kapag ka nakaganon yung ipin, mas malaki yung bawas ko dito sa may bandang harap. Para sa ganun, malagyan ko siya ng jacket sa tamang lugar. So, ginagawa yon kung wala nang time yung patient, wala nang budget siya magpa-braces or aligners. At ang tanging budget na lang ng meron si Sir talaga ay yung ipapa-jacket niya simula dito hanggang doon para lang dumiretso yung ipin niya. So matagal na talaga si Sir na nagsasuffer dito sa smile niyang pangit na sungki-sungki and of course madumi na. And yung jacket niya hindi kapantay yung kulay ng mga normal na ipin. So ang gagawin lang natin mga kaibigan ay i-tooth prep natin ang lahat ng ipin ni Sir and of course i-root canal natin yung isang ipin kasi nga sobrang sungki niya. Then after nito, diretso na tayo sa laboratory, gagawa tayo ng smile design and of course ilalagay natin to smile design sa bibig niya and check natin kung magiging maganda ba to or hindi. So guys, eto na ang mga jacket crowns ni Sir. So kung titignan nyo, pantay na lahat yung kulay, ang ganda na ng anatomy, and of course, hindi na siya sungki. So ang tagal yung nagsuffer dun sa isang sungki na ipin. So kaso, ang ginawa natin ay within 1 to 2 weeks natapos natin to na i-diretso na natin yung nag-iisang ipin niya na yun. And of course, yung dito niya na side, since wala na kasing ipin si Sir dito sa likod, puro nandito na lang sa harapan. Pero yung sa baba, meron pa siyang ipin dito sa may bandang likod. Kaso, wala na kasing budget si Sir. Kulang na kulang na. So, ito, binigyan ko na lang siya ng libreng 3D printed dentures para sa ganun na maikain niya yung bandang likod. So, ito na guys, ang kanyang complete smile. So, kung titingnan nyo, ang laki ng improvement. So, nung una, super dumi, super sungke. Lahat may leak na. So, ngayon, gwapong-gwapo na po ang ating pasyente, mga kaibigan. So, maraming salamat po, mga kaibigan. Ako nga po pala, si DOC SLY bukad. And goodbye.